So yun nga guys, in this video ituturo ko naman sa inyo kung paano nga ba mag-send or mag-transfer ng pera mula sa GCash patungong PayMongo. So ang una muna nating gagawin ay syempre pumunta sa Play Store at i-update natin yung mobile application ni GCash. So kinakailangan muna nating i-update ang mobile application ni GCash para once mag-transact tayo, hindi tayo maka-encounter ng kahit anumang glitch or mga problema. Okay? So kung meron ka nakikitang update dito, pindutin mo lang yan, pero kung ganito naman yung nakikita mong open, ibig sabihin lang yan ay updated pa yung mobile application natin sa GCash. So pipindutin lang natin tong open para mag-redirect tayo ngayon sa pinaka-dashboard ni GCash. Pagkatapos nyan ay pindutin natin tong transfer at dito sa baba, scroll down kayo, pindutin natin tong view all. Tapos i-search natin dito sa search engine ang PayMongo. Okay, so pindutin natin tong PayMongo. Kung meron ka namang online banking sa PayMongo or meron kang account doon, pwede kang mag-generate doon ng QR code para hindi ka na kailangan pang mag-enter dito ng mga detalye manually. Pero since wala tayong QR code, manual nating i-input yung mga detalye na kinakailangan. So, ang una muna natin gagawin guys ay kailangan natin i-input yung amount. So, halimbawa, papadala tayo ng 10,000 tapos account name. So, make it sure na itong account name ay match doon sa 12 digits account number ng PayMongo na papadala natin. So, halimbawa, ito yung papadalhan natin. Tapos, ilagay lang natin dito yung email address. So, optional lang naman to, pero mas maganda na ilagay din natin para magkaroon tayo ng copy ng transaction na gagawin natin. Tapos, pindutin tong send money. At pa-double check na rin ang account number at saka account name. Kasi once masend na natin yung pera, hindi na pwedeng ibalik pa. So, makikita din natin dito guys na meron ding 15 pesos convenience fee si GCash or sa paggamit ng services na to. So, pag tama na lahat ng information na nandito sa taas, pindutin lang natin tong I confirm that the details are correct at pindutin ang pay. So, ito ay powered by InstaPay. So, pag pinindot natin tong pay at naging successful yung transaction natin, ang 10,000 na pinadala natin ay automatic na magre-reflect dito sa account number na pinadala natin or nilagay natin kanina. So, kung meron ka mga katanungan, please make it sure na mag-comment down below para masagot natin yan.